Hi guys, today gusto ko lang sanang magbigay ng reaksyon about dun sa issue ni kay Talent at saka ni Mang Jun kanina sa tulpo. Sa totoo lang, ako bilang isang magulang, hindi ako natutuwa dun sa naging issue na bagong issue nila ngayon. Kasi palalim na ng palalim yung kanilang hidwaan at palalim na ng palalim yung mga sasangkot sa kanilang mga awayan. Hindi ko rin alam kung paano pa nila ito tatapusin. Kasi kahit ako naguguluhan, kagaya nga nung sabi ni Idol Rabi, hindi na siya concerned dun sa malalaki. Dun sa batang nadadamay na ngayon. Nanay ako eh. Meron akong anak na babae. And bilang isang magulang, hindi ko papayagang may magsalita ng ganun sa anak. Kahit kwentuhan lang. Hindi ako papayag. Kaya sa totoo lang, ang hirap i-balance nung storya. And nakakalungkot lang din na yung mga hapans nilang dalawa, ni Kate tsaka ni Mang Jun, yung kasatsat tsaka kalablab. Kahit may nai-involve na bata, kahit na ang lalim na ng issue, ang lalim na ng nadadamay, na yung mga hindi na dapat madamay, wala silang pakialam. Basta ang concern nila is magbangayan. Sisihin si Kate, sisihin si Mang Jun, yung panig ni Mang Jun, tinitira si Kate, yung panig ni Kate, tinitira si Mang Jun. Parang, yun lang yung concern nila eh. Hindi nila concern yung kagaya ni Kiyomi. Hindi nila concern yung bata eh. Hindi nila inisip na, wow, wait ah, iba na to eh. May batang nadadamay na. May batang nababastos dahil sa mga issue na to. Nakakainis. Nakakainis sa totoo lang. Nakakainis bilang isang magulang na marinig na may isang batang nadadamay dahil sa mga kalokohan ng mga matatanda na nagsimula lang sa mga prank-prank na yan. Ngayon ito, may bata na naagrabyado. May bata na nababastos. Ako sa totoo lang, pareho ko silang gusto eh. Pareho kasi pareho ko silang pinanonood. And kung mapapanood niyo yung mga nakaraan kong video, nakaraan kong reaction, Wala akong kinilingan sa kanila, wala akong kinampihan, wala akong gustong siraan. Gusto ko lang na ma-open yung kanilang isip na kasi sayang yung relasyon na nasira. Meron kasing relasyon na nasira. Nasira yung relasyon, isang magandang relasyon. So yun, doon ako nanghihinayang eh. Ngayon ito na nga, may nai-involve na hindi maganda. Na hindi dapat ma-involve sa problema kanilang mga sinimulan. So, ayun na nga, para sa akin, dun sa mga fans nila, both side, ni Mang Jun sa ni Kay Talens, sana stop nyo na muna yung mga pambabash nyo sa kanilang dalawa. Huwag muna kayo mag-focus dun. Mag-focus muna kayo dun sa mga nadadamay na. Huwag tayong maging masaya na laging may nasisirang relasyon. Nakakalukot kasi na ang focus natin dun sa mga nasisira eh. Kawawa naman yung mga batang nadadamay. So, ganito, paano ba? Naisip ko na nakakalungkot talaga kung paano magtatapos tong issue na to. Nung sinabi ni Kate Talent yung kanyang revelation about dun sa kanyang anak, promise guys, nanlambot ako at naiyak. Hindi kinaya ng power ko. Hindi kinaya ng puso ko bilang isang ina na sasabihan ng isang bata ng ganun ka tinding salita. Sa totoo lang, nakakaiyak pala siya. Nakakalungkot na dahil sa awayan ng matatanda, nadadama yung inosenteng bata at ganun katindi yung salita. Sobrang below the belt. Sobrang hindi tapat. So, agaya nga ng sabi ni Rapi Tulpo, managot ang dapat managot. Hindi na nakakatuwa.
isang tabi ko na lang siguro muna sa ngayon yung mga panahon na natawa ako sa mga prank nila, yung mga tawa na ibinigay nila sa akin. Hindi ko na yun, sa ngayon, isang tabi ko na yun. Ang concern ko dito is, managot ang dapat managot. Kung totoo na sinabi yun ni Mang Jun kay sa batang, sa anak ni Kitalin, kailangan si Mang Jun ay managot. Dahil hindi yun biro. At kung totoo naman, at kung gawa-gawa naman yun ni Kitalin para palabasin lang na masama si Mang Jun or kung ano yung reason na yun nga, di ba? Eh dapat din siyang managot. Di ba? Tayo bilang isang magulang, hindi tayo dapat maging way para masira yung ating anak sa kahit na anong aspeto ng buhay. Hindi dapat. Maging dahilan tayo or maging pattern tayo na sasandalan ng ating mga anak sa anumang pagsubok sa buhay nila. Hindi tayo dapat maging dahilan na magamit sila. Hindi ako papayag. Bilang nanay, hindi ko talaga matanggap kung sakaling totoo man na gawa-gawa lang yun ni Kay Talent at ginawa lang ngayon para ma-prove na si Mang Jun ang masama. So, may justice para doon. Kahit gaano ko siya ka-idol, kung totoo na siya yung may gawa noon, hindi ako papayag na hindi ko gusto. Hindi ko kukonsentihin na magaling siyang magpatawa, magaling siyang magprank, nakakatawa siya. Hindi ko yung kukonsentihin para lang maisang tabi yung issue sa bata. Hindi. Kung si Mang Jun din naman ang totoong nagsabi noon, hindi talaga dapat. Kung sino man sa kanilang dalawa ang may totoong nagkasabi ng totoo, o kung sino man sa kanilang dalawa yung may gawa nun, mananagot. Or kung yung nag-send kay Keith Talent noon, kasi sabi naman ni Keith Talent, di ba, sinend lang sa kanya. At yung nag-send sa kanya, concern lang. Kung totoo naman na nangyari yun or gawa-gawa rin ng tao na yun, managot. Hindi dapat protection na ni Keith Talent kung sino man yung nag-send sa kanya noon. Ibang issue na to. Hindi niya dapat proteksyonan yun. Hindi pwedeng sabihin na ayaw niyang lumutang. Pinakawalan niya yung issue na yun eh. So panindigan niya yun. Pinakawalan niya yung issue na yun, panindigan niya. Hindi pwedeng sabihin na pinuproteksyonan niya yung sarili nga, natatakot siya. Hindi. Pwede naman siyang humarap, hindi siya magpakilala. Dahil naman nun yung mga nakabelo-belong ganun sa tulpo. Pero hindi. Panindigan niya yung sinabi niya. Ow. Sorry guys, naibad kasi talaga ako. Hindi ko talaga gusto yung nangulog yung aking ring light. Hindi ko talaga nagustuhan yung nangyari. Pero yun nga, balik tayo sa issue. Kung totoo na yun ay galing kay Mang Jun, dapat yun, panindigan niya, harapin niya. At si Kitalin, magulang ka, huwag kang kumayag na concern siya. Kaya niya inilabas yun. Magkaroon ka rin naman huwag ka rin maging one-sided. Although totoo ang sakit niyan, kung totoong hindi galing sa'yo yung issue na yan, kung isang magulang ka, marinig mo yan, masakit talaga yan. Pero maging bukas ka din na kung paano naman hindi si Mang Jun ang nagsabi na at gawa-gawa lang din ng mga basher, panagutin mo sila. Huwag kang papayag, huwag kang maging one-sided. Kailangan, yung justice para sa anak mo ay mapalabas. So, yun lang. Hindi natin alam kung saan ito matatapos, kung hanggang kailan itong issue to. Kasi masyado ng malalim. Basta ang mahalaga lang dito, justice para sa bata. So, yun po muna. Magkakape po muna ako para makalma ako.
Kasi na-stress talaga ako doon sa issue na yun. Nanlambot ako. Hindi ko kinaya bilang isang ina. Ewan ko lang. So, yun guys. So, sa lahat ng mga kasatsat at mga kalablab, guys, wala akong kinakampihan. Wala akong pinapanigan. Tulad ninyo. Hinaangaan ko rin sila. Tulad ninyo. Napatawa din nila ako. Pero this time, ibang issue na to. So, yun na po guys. Salamat po. At sana po, patuloy nyo po akong i-subscribe. And kung bago lang po kayo ulit sa channel na ito, click nyo po yung bell para po ma-notify po kayo every time na meron akong mga bagong video. And more, yun nga, at sana mag-de-end ang lahat ulit ng tahimik at may kapayapaan. At matapos na sana to. Sana matapos na to. Sana may mag-giveaway na sa dalawa na yan. Sana may bumaba na. Sana may mag-stop na. Mag-stop na kasi lumalalim na. Kung hindi sa kanila galing pareho yung issue na yun, yung nasa likod nito na nagpapaaway sa kanila, tuwang-tuwa at gagawa ng gagawa to ng eksena o ng dahilan para magsabong sila. Kaya sana mag-isip sila pareho both side na stop na. Tama na. Kung magkaaway sila, may legal na pamamaraan, doon na lang sila. Huwag na nila i-social media. Masyado nang nabababoy yung mga taong nakapaligid sa kanila. Hindi na healthy. So, yun guys. So, ito po ulit si Mami Peng. At peace and love lang po yung hangad ko. Yes, pwedeng mag-dismissan. Pero sana walang siraan. So, yun lang guys. Salamat sa inyong panonood. And patuloy nyo po akong suportahan. At huwag nyo po akong i-bash. Thank you po. Salamat, bye. God bless everyone. Bye-bye.